Yo. Okay, guys, welcome sa another Quarog Music episode. So, actually hindi ko ginagawa to, nagre-react sa mga ganito. Pero may nag-request lang, tropa siya, si Raymond Rualo. Sabi niya, uy, mag-react ka kasi Ilocano ka rin. Ilocano rin itong si Easy Meal. Guys, taga Urdaneta siya. At tumira rin siya sa, ano ba to? Olongapo. Sa Olongapo siya tumira. Ngayon, itatry ko lang mag-react. Tignan lang natin, di ba? So, ano pang inaantay natin? Game na. Game. I-play na natin. Mga kababayan! Wish 107.5. Kinana, nagmayat. Kasi, yung tono niya is karinyosa. Ano tawag dito? Tinikling. Ang galing lang nung concept niya kasi, alam na ng tao yung tono eh. So, tinono niya yung mga lyrics niya sa karinyosa na tinikling shit. Ay, ewan ko na lang. Sigurado to magiging Philippine anthem na naman sa Pilipinas to. Okay, tuloy tayo, tuloy. Isigaw ng malakas ang ating panalo. Huwag nang pag-usapan ng mga negatibo. Ay, may kamukha siya eh. Ayan oh. May kamukha siya. Si... yung sa Gorillaz. Sorry. Okay, tuloy na. Joke lang yun. Pangyayari sa mangbalika na sa mundo. Kinabukasan na natin to. In your mouth when you're lying and stay on my business or watch you dying. I'm taking my people to heist with crime but regular living, and that's what I'm trying to prove. Instead of just lying in booths, first true Filipino rapper on the news. Enjoy it if you cool. Hate this cause lose while I put my city on a map. 22-00, Longapo City, no cap. Ayan, 22-00, Olongapo City yun. May napanood akong video niya na nagre-react siya dito mismo sa Wish performance niya. Pucha, sinabi niya dun na 5 years lang pala siya sa US. Nasa US siya ngayon. 5 years pa lang siya dun. Pero Pinas siya galing. Olongapo. At, ewan ko kung sino yung taga Olongapo at Urdaneta. Sinabi niya dun na yung parents niya is musikero. So, rockista yung tatay niya. Metal yung tatay niya. Hindi ko na maalala yung pangalan pero... hindi ko naabutan siguro. Pero sinabi niya doon, hindi ko maalala yung pangalan pero rakista yung parents, yung tatay, yung nanay. Yung tatay. Tapos yung nanay kumakanta rin. So may pinagmanahan. Okay. Tuloy pa rin tayo. Haba ng kuko niya. Never forgetting the street where my cousin was sick, but we always just listen to rap. Kendrick, Eminem, ASAP, with some metal and mammy, we turn up with that. Been mundane till the sun came, now we want fame like a kid in a trap. Hey, I've been in Spain, but the letter S is silent. I'm claiming my reign like a king so I can water crops for surviving. Go wave, you tripping. Had a homie, he was crippled. Ain't got no love for the people who talk over songs when they claiming they listen. These bars never done. Three stars in the sun, ay, blue, red, Drake down on the flag. No, we never fear none. Most of us think or want, but I trust fun. Know that I'm willing to kill for a loved one. I'm on the move, I'm not in the summer. Reminding my people to shout. Yung verse na yun, parang yung Spain, tinanggal yung S. Sinabi niya doon sa video na yun na na-discriminate siya nung bata siya. Tayo kasi ganun eh, di ba? Sa Pilipinas. Ayun ko lang ha, siguro sa akin. Kasi hindi naman ako nag-i-English eh. Hindi ako lumaki sa English-speaking na family. Ilocano ako.
tsaka Tagalog. So parang nahihiya akong mag-approach sa mga puti kasi kinana, baka nga agdara jay agong kukas dyan. Parang nakahiyang i-approach yung mga puti kasi shit, baka mautal ako, patawanan lang ako, parang ganun. Kaya parang wala siya nakakausap nung bata daw siya. Pero hindi nila alam na fluent pala siya. Fluent siya sa Tagalog saka sa Ilocano. Ayun. Kaya boom, meron siyang parang discrimination na naranasan noon. Kaya medyo may meron siyang dinagdag doon sa lyrics na pain. Parang ganun, siguro. Okay, hindi ko naiintindihan lahat, pero kumbaga yung laman nung verse na yon is tungkol sa tungkol doon. Okay? Kahit anong kulay ng balat, isa sa puso, mapatagal, Bisaya o Ilocano, walang tatalo sa pagsik ng ating dugo. Isigaw ng malakas ang ating panalo, huwag nang pag-usapan ng mga negatibo, pangyayari. Huwag na daw pag-usapan ng mga negatibo. And ang sinasabi ko eh, negative comment lagi eh. Ayan na. Hey, kung inakala mong isang lingwahe lang kaya gamitin, easy may lakang mapapala kung ganyan ka mag-isip, kaya batala kasi singil utang na galing sa loob na lumutang hinain sa turon na may pusang sinain. Itong lyrics na to, itong verse na to, yung sinaing saing na lumutang na yun, inamin niya na hindi, wala daw katuturan. Kumbaga nilagay niya lang yung words na yun para lang mag-rhyme doon sa mga sinulat niya. So nonsense daw yun. Maganda lang sa tenga, masarap lang daw pakinggan, parang ganun. Ayun, hindi niya tinuloy. Ukin na yun kasi yun. Mura yun, guys. Sa mga hindi nakakaalam, pukin ng ina nyo. Parang ganun. So, minura tayo. Shit. Paingay. Ayun, medyo naintindihan ko yun. Sabi niya, nandito lang ako. Nag-aantay kung sino yung dadayo. Amin, lahat kayo, all of you, ever since bata ako, I've been kind of discriminated in my own home country. Something like, ayun na, sinabi niya na dyan. Pero yung huling part nung Ilocano, hindi ko naintindihan. Bayo, hindi ko maintindihan. Kasi, guys, ako, Ilocano ako, pero malambot yung Ilocano ko kasi laking Bagyo ako. So, sa mga nakaintindi kung ano yun, comment kayo dyan sa baba, okay? Para maintindihan ko rin. No, explain mo sa akin. Nya, okay na nya. Ano na unog kang Ilocano? I-explain mo kanya tap no maawatak mo nya. Grot. Sige na. Sige. Puti-muti-muti soy. Ay, tisoy. Ay, Pinoy. Di ayan kasi ayun nga, na-discriminate siya. Tang ina, paulit-ulit ako, putang ina. Okay, ina mga. Nawalan ako ng hininga doon ah. Parang hindi rin ako huminga. Nagpaspas mo, tauki na na. Ang bilis noon na. Pero paano niya sinasabi yan? Sabi niya matin. Okay na na matin. Filipino, despite any turmoil, I'll be proud of my soil. Bakit kasi tayo Filipino, kahit anong kulay ng balat, isa sa puso, mapatagalog, Bisaya o Ilocano. Nanggigigil siya eh, parang gusto niyang tumayo eh. Kaso lang nahihiya siya kasi mag-isa niya lang dun sa loob ng studio. Nasa loob ng bus pala. Wish 107.5. Wow.
Wow. Galing. 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 Easy meal. Anong masasabi nyo, guys? Para sa akin, parang yun na yung the best na rap na narinig ko. Magaling. Solid. Tapos, makabayan. Nakaka-proud din. Na Pinoy. Ganon. Tapos, ang galing niya talagang mag-rap. Kumbaga, may part na parang Glock 9, may part na hindi ko alam eh. Hindi ko ma-explain eh. Pero, shit, nalaim. Nung narinig ko, eto nga, napanood natin, parang nakaka-boost ng confidence eh. Na Pilipino tayo. Uy, shit, Pinoy tayo. Ayun, bata pa siya. Bata pa si, ano, si... Bata pa si Easy Meal. So, malayo pa mararating. Sana, tahakin niya lang yung tamang landas. Kung mapanood mo to, congratulations. Ang galing. Ang galing mo. Malayo pa mararating mo. Congrats sa... Parang magiging success, magiging successful ng solid to kasi nakaka-LSS talaga yung kanta. At alam ng buong Pilipinas yung tono. So, sigurado to national anthem na to sa Pilipinas. Yan. Tama na. Okay na. Ewan ko ba, ba't ako nagre-react po. Pero, napinagbigyan ko lang si Raymond. Shoutout kay Raymond Rualo. Rualo family, Rimando family, shoutout sa lahat ng nag-subscribe. Biglang nag-shoot up ang ating subscribers dahil sa dalawang videos ng tattoo. So, thank you very much ulit. Comment kayo sa baba kung hindi na ako pwedeng mag-comment. Ay, mag-react. Kung ititigil ko na ba to, o comment kayo dyan kung itutuloy pa ba natin. Kung gusto natin ituloy, kung gusto nyo ituloy, suggest kayo sa comments kung sino at kung ano yung papanoorin natin. Okay? At itatry kong mag-comment. Hindi ako ganun kagaling ang na musikero. Pero kahit konti, may alam rin ako. Okay? So, yun lang. Thank you very much. Kwarog here. Signing off. Abir. Abir, 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 abir. Subscribe ka na. Nood ka ng nood dyan eh. Sampalin ka ng leeg mo.